Ayun o. Yun. Okay pa yung speaker ko? Hindi lang, brother. Ano? Yan, 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 yan. Kondisyon ka pa din? Mukhang kondisyon ka pa din. Kondisyon ang puta sa banda. Boses na lang ang kondisyon sa akin, Brad. Kadaldala na lang. Araw-araw eh. Ang balita! Ganun pa rin. Sa dyaryo pa rin. Sinong roommate mo? Si Credo. Jason. Nandyan? Nandyan? Wala eh. Lumabas eh. Wala. Oh! Dito ngayon, RG Abarrientos. Naktam. Ah! Balita, brother. Ito na ata ang pinakabata kong guest ever. Ako ba? Ako ba pinakabata? Ikaw, wala pa naman ako yung na-interview na high school. 17. No, wow! Ano balita? Okay lang. Ganun pa rin. Ito, patayan. Patayan, Brad. Twice a day? Twice a day. Thrice a day. Kasama weights. Anong oras ang weights? After ng morning. Ah, so practice kayo ng 7, ganun. 8. Practice ng 8 to 9:30. Tapos yung mga walang klase, pwede nang rumekta ng weights. Tapos pag may klase ka hapon. Ah, yung weights mo. Weights. Ikaw, kailan ang klase mo? Rumekta na ako after. Tapos ang klase ko alas 12. Ah, pumapasok ka naman. Ah, pasok na. Yeah, online pa rin naman. Yan ang gusto ko dyan. Kaya, no? O, kasama ko yung RJ Abarrientos, man. Isa sa mga pinakabata na kasama ngayon si Gilas Bubble. Ito, as in, nasa Kalam Bubble ngayon. Itong si RJ Abarrientos. Unang-una, salamat sa oras mo, brother. Ha? Kasi alam ko, imbis na nagpapahinga ka ngayon, kakwentuhan mo pa ako eh. Walang problema. My creation. Nakambuta. Ngayon, gusto ko una malaman, Brad, ano yung proseso nung pag-invite mo dyan? Gano'ng nagulat ka ba? O sino bang kumausap sa'yo yung proseso? Hindi ako, nagulat ako eh. Kasi hindi ko alam. Saka walang nag-remind na, uy, baka invite ka sa Gilas. So, wala, in short, wala akong pinaghahandaan. Pero, nag-ensayo lang ako. Para, syempre, hindi ma-out of shape. Tuloy-tuloy lang ensayo ko, yung program ko sa coach ko. Tapos, yun na nga. Gulat ako na nag-message sa akin sila yung Gilas nga na kasama ako. Eh di ko alam, kailangan ata nila ng maghilot sa kanila. Wait. So brother, kumbaga nag-ensayo ka lang noon para sa FEU. Para sa FEU, para sa UAP. UAP. Since wala naman, di walang kasiguraduhan, nagulat ka na lang na natawagan ka ng Gilas. Yan ang sinasabi natin sa mga manlalaro ngayon, stay ready lang kayo kasi hindi nyo alam kung kailan biglang may opportunity. Yun nga eh. Yun talaga yung una kong pinangawakan kasi walang UAP eh. Walang UAP. Tapos biglang call out tong Gilas. So dapat ready ka talaga. Tsaka ito, parang feeling ko, sobrang biglaan to sa'yo. Eh. Kasi syempre, di mo naman nakakalain na kasing bata ninyo aabot sa Gilas Bubble, di ba? Syempre, ang iniisip mo, yung huling bubble nila, pro, cadets. Tapos, madamay kayo, di ba? Yun talaga yung, kasi ang una, sabi PBA. O, tama. Yun yung yung limit ng players, puro PBA. So, syempre, ang una kasing sinabi, PBA players, yung mga kasama namin. Then, naglabas ng mga articles ata na walang PBA. Walang PBA. Na-out nga. Then, si Coach Tab nag-relay sa mga bata. Wait. Tatawagan ka na bago pa lumabas yung walang PBA? Natawagan na ako. Nasabihan na ako. So, kasama ka talaga sa roster kahit may PBA? Mm-hmm. Doon ako nagtanong kasi ang alam ko kasama sila Kiefer. Sila PBA. Pugoy. Yan, sila Pugoy. Yun yung mga na talaga sa Gilas eh. Sila na yung So, ako sabi ko, yun nga, baka kailangan nila ng tagahilot. Kaya isasama ako. So, yun. Tumapos yung article after that. Walang PBA. So, mga bata lang. Alos yung pinakamatanda namin. Sila Tungkab na. Oo, yung cadets na. Yun yung mga veterans namin yan. Tungkab, Dwight Ramos. Tama. Siyempre. Hindi ka na taga-hilot, taga-tape ka na ngayon. Taga-prepare ng ice bath nila. Ice bath. Taga yung vaccine, taga-temperature, gano'n, taga-swab test, gano'n. Gano'n na lang. umakyat yung kasi dati PBA, taga-hilot ka lang, nawala yung mga PBA. Ngayon, ano ka na talaga ngayon? Tagapulot ng bola, Brad. Ayun. Medyo nag-ano yung ko. Napopromote. Pero brother, ang okay na isipin na. Ano ka na talaga? Part ka na talaga nung nandun pa yung PBA. Ganun ka katindi, Brad. Yun nga eh. Di ko ma-imagine. Na... Oh, diba? Sasama ako. Oh, doon,
Oo. Oh, so, ito na, nung nagkakatotoo na, syempre, iba yung tawag, iba dun sa nag-impake ka na, papasok ka na ng bubble. Kumusta yung ano, experience ng pagpasok mo? Syempre, yung unang pasok nyo, hindi naman ensayo agad yun eh. Di ba? Settled in, ensayo agad. Hindi. Kasi after nung vaccine namin, swab test lang. Mali pala. Vaccine. Kasi sinabi mo, vaccine ka na yung... So, mali nga. Swab test. Walang vaccine, no? Wala. Buti pa kayo, may vaccine dyan, brad, ha? Hindi, wala. Tubig lang. Then, after ng swab namin, pahinga kami ng halos buong araw. Then, kinabukasan ng gabi, yung ensayo namin. So, after nga nun, nung after ng vaccine namin, napag-usapan pa namin ni Tungkab. Swab test. Na kamusta yung training ni Coach Tab? Kasi wala ako experience eh. Sabi niya, yun nga, parang good luck. Kasi wala ako experience. So, ang ina-expect ko, unang training namin, syempre, ano pa lang, tanggal kalawang, shooting, yung mga ganun lang. Sabi niya, ano, ni JD sa akin, sana, ganun. Kung ganun nga. Oo. Hard agad. Walang patumpik-tumpik. Parang next week ang laro, bro. Parang may laro agad. Kay Coach Tab maganda kasi sobrang detail niya. Talagang onting mali ulit kahit ano, sobra. Kaya yung training namin sobrang tagal. Na-experience mo na yung lahat ng kwento na talagang yung pinakamaliit na mali, Brad, na bibring up. Ganun. Kay Coach Tab. Ganun siya detalyadong tao. Lalo na sa system. Ganun siya. So, sa viewing, kumusta ka? Sa viewing, ayun, okay naman. Pag natawag, syempre. Nag-explain ka na ba? Unti-unti. English yun, Jay. Kaya pag ano, medyo tago-tago ka sa likod. Ang malupit nun, alam mo yung sagot, pero di mo kayang sabihin. Yun yung point. Yan yung pinakamahirap. Alam ko naman yung sagot eh. Halos lahat kami. Di ba pwede? Alam namin yung sagot, pero pag tinanong na kami, wala, stock up, steady kami. Naglalag. Oo, naglalag kami. So hindi talaga pwede mag-Tagalog pag nag-explain? Halos wala nagtatagalog pag-viewing eh. Then, bakit inaano din kayo? Para, kumbaga, tinitrain din kayo. Tinitrain naman. Maganda rin yan. Baka magulat ako, Brad, pag in-interview ka namin sa UAAP, English ka na. Sana nga. Kumusta yung mga kwentuhan mo sa, una sa seniors, pare? Yung mga kuya mo, pare, itong mga to, yung mga superstar ng UAAP, papasok ka pa lang, ito na yung kasama mo, Brad. Yun nga. Pag tinatanong ko sila about sa experience, about, syempre, yung iba nag-ilas na eh. Sila Tungkab, may experience na yan, sila Dwight. So, yun nga, pag nagkikwento sila, talagang, makikita mo sa mukha nila saka yung sinasabi nila na about kay Coach Tab, about sa mangyayari sa training pa lang. Talagang detalyado nga. Sino naman sa seniors ang nabilib ka? Kasi sigurado ko, fan ka ng lahat ng to eh. Kumbaga, napanood mo na to, naglalaro sa UAP. Sino yung talagang nakasama mo na sa court na ay, iba pala talaga to? Number one, si Dwight talaga. Iba, Brad? Grabe. Noong first time na, kasi ano siya eh, nag-guard, nag-wing, saka nag-performan eh. So, kahit anong position, pwede si Dwight. So, yung may play kami na pang poste, at ako yung dumidepensa sa poste. At siya yun, si Dwight yun. So, yung poste yan ka, Brad? So, tinry ko magpa-take charge. Talaga, as in, ano, sasaluhin ko yung bangga. Ayun, sinalo ko. Kinabukasan, nasakit ng dibdib ko. Hindi mo na kailangan fumlap, Brad? Oo, ibang klase. So, yung Dwight, Brad, iba? Oo, Dwight. Na-message mo na si Coach Olsen. Coach, problema tong Dwight. Alam naman niya yun, siguro. Pagdating pa lang eh. Iba yung dating. Sa ano naman? Sa mga gwardiya, ganun yung mga nakakabantayan mo talaga? Kuya Mike. Kuya Matt. Yan. Yung mga guard na, na talagang unang-una, experience pa lang nila. Grand Slam, sa UA. Totoo. Doon pa lang, pataas na yung tingin ko sa kanila. Kaya feel ko talagang mag-guide nila ako eh. Oo, pare. Ang dami mong matututunan. Dito pa lang. So talagang kumukuha ka ng mga tips sa kanila kung baga nagpapatuloy. Oo, yun. Experience, learning. So, everyday naman, ganun ginagawa. Eh, nakausap ko sila. Sabi nila, sila daw ang kumukuha ng tips sa'yo. Hindi.
Wala nga akong pantip eh. Wala akong pantip ang puta. Eto pare, kayo namang mga bata na pumasok dyan. Ano naman ang pinagkikwentuhan nyo? Kumbaga, Brad, ano yan? Once in a lifetime. Sino ba ang mga bata? Ikaw, LeBron. Oh, LeBron. Josh. Si Kyle Ong. Kyle Ong. Tama na. Ateneo. Sino pa ba? Gio. Oh, yun, yung mga bata. Kung baga, kayo naman, pag nagkikwentuhan kayo, syempre, iba yung ano, para kayo nasa ano niyan. Para kayo nasa Disneyland niyan, Brad. Oo, talagang, yun nga, ang alam namin, mag-enjoy kami. Na, alam mo yun, yung experience na makakasama mo yung ibang players ng ibang school. Then, after nung unang training namin, hindi pala. Hindi maganda yung pinasok. Ano ang alam mo dyan? Legal labas, Brad. Oo, alam ko, legal labas lang eh. Iba, ibang klase. Tapos, brother, hindi pa kayo spoiled dyan. Kanya-kanyang laba kayo kasi kita ko yung laba sa likod eh. Oo, kanya-kanyang laba kami. Talaga? Pero namang washing machine, pero... Kahit no. Ikaw mag-isa, dadali mo yung practice jersey mo, sarili mong sabon. Hindi naman spoiled dito. Oh, yun yung maganda. Yun yung maganda. Hindi lang kagandahan dyan. So ngayon, medyo nakikita mo na kung bakit yung Ateneo eh ganun. Bakit ganun? Yung pagka-run ni na Coach Tab, medyo nakikita mo na kung paano sila naging ganun kadetalyado sa laro, no? Oh, ngayon nga alam ko na bakit sila Grand Slam. Talaga? Oh, iba. Grand Slam ba? Ang alam ko apat, Brad. Apat ba? Apat ang alam ko, Brad. Apat ba? O basta yun. Ganun. Yun nga yung sinabi ko sa kanila kaila Mamu, sa Gian. Sabi ko, Brad, alam ko na kung dahilan ba't kayo champion. Tama. Okay. Yun talaga. Pagpasok ko ba dyan, di ka naman na jet lag? Medyo. jet lag. Baka yung tulog mo, hindi magulo-gulo pa yung tulog mo, Brad, ha? Medyo. Mas malayo to kaysa sa China eh. May tanong ako sa'yo. Ito medyo mas ano. Gusto ka lang makilala lalo ng mga tao. Ako, gusto ko ito makilala, Brad. Ever ba naging pressure sa'yo yung apelido mo? Growing up. Hindi ko alam kung gano'ng kayo ka-close ni Coach Johnny ah. Hindi naging may pressure. Pero yung pressure na yung parang ilalayo ka sa mismong ano ng gusto mo, yung goal mo. Kasi merong pressure na talagang nagugulo na yung buhay mo eh. Talaga. Oo naman. Diba? Challenge. Hindi challenge. Oo. Yung pressure naman na yun, okay sa akin. Knowledge sa akin. Okay sa akin. Oo. So every time na syempre, kabaryentos, sino ba bang mas gagaling doon? Diba? Siyempre, yung iba gusto. Dapat mas magaling ka sa tito mo. Ganyan. Yung mga gano'n, dapat igitan mo yan dahil si tito mo ganito, si tito mo ganyan. Diba? Pero, siyempre, sa akin, alam ko na magaling yung tito ko. Sa history ng PBA, di mo mabubura yung pangalan niya. Pero, for me, siyempre, gagawa ko ng sarili ko. Kasi ako to eh. Diba? Kumbaga, on your own, gagawa ko ng set ng goal ko. Para sa akin, di ba? So, yun lang, medyo pressure. Kasi si Tito, hindi naman ganun kami ka-close. Talaga? Oo, di kami as in close na. Oh, kumusta ka na? Ginawa mo ba tong drills na to? Ginawa mo ba tong... Yung mga ganun, hindi siya ganun. Pero once na nagsalita siya, talagang sa pool. Sa pool ka. Sa pool lang, itigil ang mundo mo. Ganun si Tito magsalita. So, tigil ka lang niya nakakausap? Ano lang siya? Before, during, wala. Tapos after na siya ulit. Kunyari, before game. Salita. Pero during game, medyo ano siya sa'yo. Bahala ka, mag-isip ka. May sarili kang utak eh. Decision mo yan kung ano yung ano mo. Sa laro, ganun siya. Ganun siya sa akin. Lalo na nung 3-on-3 namin. Talagang before, sinabihan niya ako. Puro pro player yan. O alam mo na gagawin mo, bahala ka na. Ganun siya. Ganun siya magsalita. Diretso. Then after nun, yun na. Congrats, grabe. Ha? Ganun siya. Hindi niya papamukha sa'yo na, uy, gawin mo to. Dapat kunin mo yung bola, panisin mo, hindi siya ganun tipo na tito ko, na coach ko, hindi siya ganun. Siya yung parang father figure talaga para sa akin. So ano siya, more on mentality? Mentality. Versus okay. Yung skills, kumbaga yung skills mo, kumbaga pinapaubayan na niya yan sa mga trainers mo, ganun. So more on ano siya, kumbaga yung progress ng utak mo, ng ano mo, gulang mo. Sino yan? Si... Idol. Oy, Idol! Sa susunod, Will, ha? Tayo naman, ulit.
Yung 3-on-3 mo kasi dun ka na ano, dun ka nakilala sa buong mundo, brother. Ano naman na ano mo dun, brad, na pumasok sa utak mo noon? Hayop ka, injured ka noon, huy. Di ko rin alam eh. Kasi wala na si Richie eh. Oh, wala na nga si Richie. Wala na eh. Talagang di na nga siya nanood noon, nasa ano na lang siya noon. Nasa hotel na lang siya noon. Nakabalot na talaga yung paa niya. So, yung before ng game namin, tatlo na lang kami. So, 0-2 kami. So, syempre, lahat na ng pressure nasa amin. Buong parang bit-bit na namin yung Pilipinas talaga. Then, syempre, si Coach Ronnie, hindi na wala ng kumpiyansa. So, syempre, laruin nyo, parang laruin nyo yung kung ano yung laro nyo. Kasi wala naman kaming play na dapat tatlo lang kayo, tapos walang sasab. Yung play namin, may ano talaga, may automatic sub eh. Eh, tatlo na lang kami. So, nabago lahat. Rotation, walang rotation. 1 to 21, walang sub. Takbo ka ng takbo. Tira ka ng tira. Oo. Yun na lang talaga ang pananalo sa amin. Kailangan namin gumalaw. Wala nang Richie. Kasi kung may Richie kami, di ako medyo mapapagod doon. Mukha namang di ka napagod, brad. Pagod ako nun. Walang yan. Wala na. Sinapian ka na lang nun, brad. Di ba injured ka din nun? Yun ang malupit nun na nangyari na yun. Nang tweak yung ano ko, yung ankles ko. Una, sabi ko, pagpag lang to. Kasi gano'n naman, di ba? Most likely, pag may tapilok ng ano, sabi ko, pagpag. Nung pinagpag ko ng ilang beses, mas lalong sumakit. Kaya nag-free throw ako, sabi ko, bumibigat yung ankle ko, sabi ko, delikado. Tumali yung ano ko, yung pagpag mo. Pagpag ko, hindi pala totoo yun. Eh, dinilap ko pa eh. Nakuha mo sa tito mo yun, sure. Oo, yung unang panahon, gano'n eh. Tapos, niroll yung mula ng bote. Niroll yung bote. Gano'n naman eh. After nun, ulay violet na yung pa ako. After ng game? After na ng game. Yung kay Richie, talagang yung paa niya, talagang kala mo ube na. So yung akin, yung ating isang side talaga. Sabi ko, mali yung ginawa ko. Pero at least, panalo kami. Dude, tsaka, nakuha namin yung... Hindi mo na mabubura yung video na yun. Ano ka nun eh. Kumbaga, nakilala ka eh. Buti nga, sinapian eh. Kung di sinapian. Kami ang sasapian pag-uwi eh. Oo, oh, bro. yun lang. Pero since ikaw nga, nagkaroon ka ng successful high school career, gano'ng ka ka-excited na magpakita sa college? Kasi na, ano, na-postpone yung labas mo dito sa season 90, season 83 dapat eh. So, gano'ng ka ka-excited na magpakita na sa college? Yun naman, doon pa rin naman yung, ano eh, yung di naman mawawala yung eagerness, yung talagang gusto mo talagang maglaro para sa school. Sa school na dinadala mo, syempre. So, syempre, dadalhin ko yun sa high school ko. Tuloy-tuloy lang naman yun. Saka pagdating ng college, syempre. Pero, syempre, iba na yung college. Iba na iba yung, iba yung exposure na nangyayari sa college. So, syempre, ako, lahat yun, ano ko, iniisip ko na eh. Kumbaga, ina-advance ko na yung mga pwedeng mangyari. Ano yung mga hindi dapat gawin, yung mga dapat gawin. Dapat i-improve, yung mga ganun. Iba na yung college, talagang detailed na talaga. Sa high school, pwede mo pang gaguhin, pwede mo pang laruin lahat eh. Sa college, medyo malago na. At least inaamin yan, nilalaro-laro lang niya yung mga kalaban niya noong high school. Nilalaro-laro lang niya yung mga kalaban niya noong high school. Lahat kayo na bumantay kay RJ noong high school, sinasabi niya ngayon, pinaglaruan niya kay lahat. Sorry, laruin lang may sistema. Mali ako doon. Kulang. Pagalingan lang sa high school, pagalingan yun, lang. Yun. Sa college, medyo kailangan mag-isip ka na. Mag-isip na. Malakas ka, dapat nag-iisip ka, gano'n. Yun na eh. Dapat ano na eh, kumbaga buo ka. Pumasok ng college, kung hindi, upo ka. May tanong ako sa'yo, brother. Ito gusto ko aminin mo. Mm. Fern ka. Mm. So, automatic, kinukuha ka ng FEU. Siyempre, hindi na Coach Olsen, di ba? Meron bang ibang teams na sumubok? Straight to ah. Hindi ko naman tinatanong kung ano offer. Tinatanong ko lang kung may sumubok. Bakit pag-offer ba? Medyo ano? Masyadong ano? Mark Nono ito. Pumunta agad doon. Nandun agad ah. Hindi. May mga ibang teams lang na sumubok pa. Meron. Madami. Dami. Nakaset ka na ba talaga na DFU ako? Oo. Iba na iba yung ano ko sa yung na-feel ko yung loyal ko sa FPU. So, as in,
As in, hindi ka na, hindi mo na sila kinonsider. Like, pinakinggan mo lang, pero like, hindi mo na talaga. Yeah, oo, ganoon naman talaga mangyayari. Pakikinggan mo, di ba? Hindi naman mawawala, eh, yun ko sa inyo. Yung parang re-reject mo, hindi naman eh. Siyempre, ano mo rin sila, accept mo pa din na kausapin mo pa din, ganun. So, yun, ganoon nangyari. Usap, usap. Buti hindi ka na bulag, Brad. Buti hindi ka na bulag. Hindi ka na silaw, Brad. Hindi ka na silaw. Pumikit agad ako eh. Pumikit na lang. Diretso tingin, diretso tingin. Diretso lang, diretso lang. Tapaw, nagano'n lang. Brad, kailangan mo ng ano nun? Ng shades, pare. Baka masilaw ka dun sa mga offer, pare. Wala naman. Siyempre, lahat naman yun, pinag-pray ko yun kay God talaga. Kung saan, kung para saan talaga. Yun, eh, pero, yun, ano. Nakakabilib ka kasi, alam naman natin at least yung mga nasa basketball that FEU ang offer talaga ng FEU would be yung program, yung future mo, yung coaching staff, yung matututunan mo doon. Hindi kilala ang FEU para sa gets mo na like monetary. Hindi naman sila kilala na malalaki yung mga offer. Kilala sila na, "Di, gagawin namin lahat para umabot ka ng PBA." And FEU has the one of the most successful basketball programs talaga in the Philippines, 'di ba? So, bilib ako sa iyo na hindi ka nasilaw, Brad, kasi sigurado ako yung mga offer sa iyo eh matindi-tindi. Sakto lang. Sakto lang. Bawi ka na lang sa PBA, ha? Yan. Ganun na nga. May ano ba sa'yo, advice ba sa'yo si Tito Johnny mo dun sa whole process ng nire-recruit ka? Actually, siya yung na-pressure, hindi ako eh. Nung time na yun kasi, syempre, sa kanya muna kakausapin. Siya muna kakausapin. Ah, siya ba agent mo? Hindi ko naman siya agent. Pero siya yung tumutulong sa'yo. Oo, tumutulong. Kumbaga, wala kang agent, si Tito Johnny mo yung kumakausap. Wala kang manager. Sakto. So siya yung agent mo. Parang ganun. So siya kakausap sa mga teams. Hindi siya yung kumakausap. Siya yung kinakausap. Eh paano yun, bro? Eh di ba FU siya? FU coaching staff? Oo. So paano yun? Siyempre gusto niya doon ka sa kanya. Hindi. Ang una nun, siyempre ang mga kumukuha is tropa niya. Teammate niya dati. Hirit-hirit lang. Ganun. Oo. So bulong-bulong. Yung mga kaklase niya dati or nakalaro niya dati. Mga ganun. Kababata. So sa kanya sinasabi. Kung okay ba yung pamangkin mo, ganyan. Ganun lang eh, ito yung bibigay namin. Mga ganun yung ano. Buti hindi si Tito Johnny ang nasilaw. Baka sila pabigyan nun. Baka tawaran pa ng Tito. Ba naman. Huwag niyo akong inaan. Huwag ako. Sabi na dahil ng Tito mo, huwag ako. Oo, huwag ako. Iba na lang. Ganyan na lang yung sabihin niya. Iba na lang. Ayos na siya dito. Ayos ka na doon, Brad. Yun nga yung sa kanya, yung maganda sa kanya. Kausapin niya, hindi niya nare-reject, ina-accept niya. Sige, pariringgan ko. Din sasabihin ko sa pamangkin ko. Siyempre, di naman ako yung mag-decide sa sinasabi niya yun. Siyempre, yung pamangkin ko pa rin. Kung lilipat siya, wala akong magagawa. Career niya yan eh. Ganun siya mag-isip. So, pag sinasabi niya sa akin, saan ba yung puso mo? Saan ba yung utak ko? Saan mo ba talaga naiisip yung career mo for the future? Yun yung sinasabi niya. FU ka na ba? O ato? Ganun. baka naman si Tito Johnny, parang ang offer baka 3 million ang sinabi sa'yo, 30,000 lang na offer para magstay ka na 30,000 lang offer. nagbawas na zero ilang pinawas? Ang laki ng pinawas. Dito ka na sa FU, 30,000 lang naman ang offer nila. Pag inisip ko kasi talaga, nasa PBA naman talaga ang pera. Tsaka, brother naman, ang hirap naman humindi sa Johnny Abarrientos, Olser Rosella, Denok Miranda, Norman Gonzalez, di ba? Mark Easy, Big Pablo. Pero like, yung matututunan mo naman sa FU, di ba? Tsaka makakasama mo ulit sina Royce. Yung mga kasama ko nung high school. Nung high school. Sina Cyrus. Sa Konya, yan, mga kasama ko. So ano ka talaga? Maganda ba marinig? Kasi alam ko, sure ako na maraming kumukuha sa iyo noon eh, 'di ba? Tapos marami nagpaparamdam sa iyo noon. 'Di ba? So nakikinig ka lang pero diretso. Diretso lang. Huwag lang medyo masilaw. Huwag lang mahulog. Pero okay yan, brother. Sobrang excited ko para sa iyo. Tsaka bro, lastly, sinabi sa akin ni Coach Sandy na sabi daw ni Coach Tab, kung meron daw siyang babayaran na player manood, para mapanood ah. Hindi babayaran guys ah, napabayaran niya. Sinasabi niya, mali yun ha. Mag-relax lang kayo ha. Ang ibig ko sabihin, yung babayaran niya para mapanood.
Kunyari, magbibili siya ng ticket para makapanood ng isang player, ikaw daw. Sabi niya? Sabi niya daw talaga. Hindi ko alam. Siyempre, hindi na sasabihin sa'yo. Alam niya. Tapos. Pero medyo off the record to kasi kunento lang sa akin ni Coach Sandy. Eh, hindi naman to issue eh. Pero like, sabi nga niya, ganun siya ka, kumbaga ka-excited sa laro mo tsaka kabilib sa laro mo. Ano ang ano mo dun? Kumbaga Coach Tab yun, brother. Siyempre, pressure na naman. Pressure na naman. Galingan mo mamaya. Baka ibalik niya yung ticket, brad. Baka mag-refund yun. Galingan yun mo. Yun ang masakit dun. Pag nag-refund. Binayaran ko panoorin si RJ. Wala eh. Refund na nga na. Wala kwenta to. De, pero ta. Ano ka dyan, brad? Brad, points guard ka dyan? Hindi. Ano ako dito? Nagbago laro ko dito. Talaga? Adjust ako dito. Brad, si SJ din, sabi ni Coach Sandy, bagong-bago. Kasi si SJ, scorer no high school, ha? Adjust lang. Hindi ka masyado. Ano ako dito? Creator ako dito. Talaga? Hindi nga. Hindi ka nangigigil. Yung high school, ha? Yung high school na... Hindi ka ba nangangate? Baka nangangate ka, Brad. Na-allergies yan. Nakainom naman ako ng gamot. Sobrang ano, iba ka dyan, Brad. Oo, nung unang training pa lang eh. Sabi ko, hindi ko gagawin yung ginagawa ko sa high school. Kasi iba eh. Meron na eh, marami ng scorer dito, marami. So talagang hindi, point guard ka dyan. Hindi na kailangan sabayan, magkakagulo at kukulang ang bola. Totoo, kukuha ka pa. Oo, di ba? Isa lang yung bola, kukunin mo pa. Pero maganda yan, kasi at least mababalance mo. Tapos pagbalik mo ng FEU, sigurado ako, sina Coach Olsen naman, kumbaga alam naman nila kung paano ko maglaro. Hindi rin naman pwedeng di ka tumira sa college, brother, ha? Hindi ganyan kalakas yung team mo sa FEU, ha? Baka naman di ka tumira college, ha? Ito, sobrang lakas eh. Dito sobrang lakas. Kaya adjust eh. Oh, may mga Dwight Ramos ka dyan, brother. Yun nga, yun. Galingan mo, ha? Pumasok ka, ha? Umag-aral ka. Oo naman. Pag biglang hindi ka eligible, yung mga ganyan-ganyan nyo dyan, ha? Lahat kayo dyan, mag-aral kayo mabuti dyan, ha? Yun ang number one. De, pero maganda kasi nakikita ko na parang pati sila nagsasabi, pinaprioritize nila yung pasok ninyo. Oo, ang coach, yun sila ka-strict talaga dito. Talaga. Sinasabi, saka yung schedule, naka-ayos talaga. Each player? Time. Kasi yung ibang players may class ng gabi. Lalo na yung mga last year, mga fourth year na yung pag-graduate. Mga nag-major, mga gabi, kadalasan. So yung ensayo, nag-a-adjust dun sa adjust. Niyo. Umaga, late ng gabi, ganun yung ensayo. Para kayo naka-ano talaga dyan, training camp? Training camp talaga. Kita-kita kayo dyan, ganun? Oo, ganun. Ano talaga. Naka-ano lahat ng schedule, naka-ayos. Ang ilang buwan kayo dyan? Isang buwan lang eh, sabi. Isang buwan. Okay. Kayang-kaya niyan, brother. So ano, ano ka na niyan? Papasok ka na niyan o matutulog ka na niyan? Pahinga na. May ensayo pa mamaya. Eh. Tapos na yung klase mo niyan. Tapos may ensayo pa ulit mamaya. Ano oras ensayo niyo mamaya? Alas 7. Tapos viewing yan, before. So mga 5:30 pa lang, 5. Ganun. 5:30, 6, viewing, ganyan. Solid, brother. Excited ako para sa'yo, Praraya. So congratulations, unang-una. Congratulations, brother, na galing. Ilan lang kayo na ganyang kabata, puta gilas agad, tas yung mga kalaban mo dyan. Sigurado ako, sobrang laki ng development mo paglabas mo dyan, ha? Thank you. Hindi na kita papadala ng points guard na t-shirt? Baka naman nagbago ka na talaga, ayoko nang ganyan, ha? Hindi, kung magpapadala ka, walang problema. Yan. Gusto ko points guard, ha? Tangi. Pero dito hindi, ah. Ah, diyan. Paglabas mo. Pag dito baka mangati ako eh. baka sabihin ni Coach Tab, tanggalin mo 'yan. Points guard ka pala. Pero brother, ah, congratulations sa'yo tsaka good luck sa'yo diyan. Galingan mo lang ng galingan, ha? Yes, sir. At huwag ka masisilaw, ha? Diretso tingin. Dire-diretso ka PBA, sigurado ako dyan, Brad. Yan, relax ka lang dyan, ha? Regards mo ako sa lahat ng player dyan, ha? Ay! Yes. Sabi mo sa kanila, isa-isahin ko sila. Sige. Sabihan ko. Okay. Salamat, RJ, ha? Okay. Ingat ka. Good luck, brother. Ingat ka, bro. Thank you. Ingat.